Hop. Ngau di mana mandar? Bukan si sore yang gilis sana deh. Hop, hop, nyala. Eh si start basa di mandar, di kena mandar. Ini teman lagi yang temperature, oh, nakataas naman ang temperature gauge. Oh, ini teman makin na lagi, oh. Ini na, mandar pa to, balong lang. Karon, di lagi siya mandar. Ah, ganihan, ni andar ni, ganihan, ay. Yung karon di na siya mandar. Okay. Pila ka oras ni na andar nyo ganiha? 2 minutes na andar ni. 2 minutes? Ding sugod ato wala na in mandar. Wala na. Sa so, sugod dapin ko ro. Isa si sura nyo gilis na ni dai. Ama ganang. Kam siap? Wala gihapon. Wala gihapon ni andar. Oh, tanawa diri oh. Diri, tanawa. Dapat diri pa lang pag tanaw nimo diri sa panel gauge. Nakasabot na ka og unsay angay nimong buhaton. Kita kana oh, unsa ra may siga diha ah. No. Eh tanawa. Tanawa. Ni tanawa ri. Oh, tanawa. Sa may siga diha karon. Na diha ang check engine wala. Yung siga ba? Oh, wala may check engine ni siga. So dapat ingana kay wala may siga ang check engine. Subayon ba ni mong wiring ana? Okay. Wala ay kurinti na nakaabot ya sa makina. So ang problema lang dito ayaw mandar. Oh, nagpalit na daw siya ng mga sensor kasi ngayon pa lang ako naka ano dito. Nagbiyahe kasi ako tapos yun, ito yung tinrouble shot nila. So check ko muna, pag nakita ko na yung problema, so isi-share ko sa inyo, bibidyohan ko. Pero ngayon, di ko pa alam yung problema dito, isi-check ko muna. Yung ginawa ng kasama ko, nagpalit na siya ng sensor, so di niya alam yung dapat niyang gawin. Yun, so dapat mapailaw natin yung check engine dito at saka yung sign ng glow plug. So kayo, kung mas dabunggo din yung sasakyan ninyo, so dapat manood kayo sa video natin na ito. Kung engine ninyo Arto, semi-electronic, or RF, poly-electronic. So, same lang yung mga dapat tingnan dito. Yung sa Arto na semi-electronic, ang dapat na umilaw doon yung sign ng glow plug. Dapat nakailaw yun para umandar yung engine ninyo. So, yun yung dapat tingnan dito. So, gaya nito, hindi umilaw. So, kapag poly-electronic naman, RF, so, dalawa yung dapat umilaw, yung sign ng glow plug at saka yung sign ng check engine. So, ngayon, gaya nito, hindi siya nakailaw. So, ito yung i-check natin. Yan, so, tapos na natin ma-check. Nakita na natin kung ano lang yung problema dito. So, ito yung mga kasama natin. Lagi nakaantabay para matuto. So, ayan. Check natin dito ulit. Yan, so, hindi pa rin siya nakailaw. Napaka basic lang na problema ito, pero pag hindi natin alam ay mahirapan talaga tayo. So yan, ano ba yung problema dito? Bakit ayaw mandar? Sa tingin ko yung tire siguro hindi nahigpitan. Dapat higpitan siguro muna natin yung tire niya. Siguro yan yung dahilan, hindi natin na install yung tire. Diba? Tingin mo, ano kaya yung problema? Pagka hindi umilaw yung check engine at sign ng glow plug natin, ang pinakauna nating dapat gawin ay i-check natin yung mga fuse natin. So yan, yung fuse box niya dito, so napaka-easy lang ito. Yan. So, ngayon, pagkatapos natin ma-check dyan, okay naman lahat, walang putol na fuse. So doon tayo sa pangalawang dapat nating tingnan. Siyempre, sa relay na tayo. Saan ba nakalagay yung relay natin na para sa engine? Yung nakakontrol sa ating ECU na relay. So, ito. Ito, kita natin to. Yan. Itong isa, kita natin, relay ng glow plug yan. So, ito yung relay ng ating engine. Kapag semi-electronic Arto yung engine ninyo, so dalawa yung relay dito na makikita ninyo. May isa pa dito, yan dito nakalagay.
sa dalawa. Pangatlo yung sa glue plug natin. Pero pag puli electronic, RF, gaya nito, so isa lang. So, makikita natin ito, wala na dito. Ito yung problema natin, posible. Okay, tanggalin mo. Yan. Sabay na. Yeah, tanggalin mo yung takip. Pakita mo sa akin. Yun. Yan, so ito yung relay nya. Dinso, made in Japan. So original to na relay. Okay pa naman yung mukha nya. Mukha na po. So ito yung try natin palitan. Napatunayan ko nasira na talaga to. Yan, so huwag kang tumingin. Bumili ka muna dun. Na? Prehas magagpurma. Okay lang. Okay lang ka. Yun. So nakabili tayo. Yung nabili natin, Toyota. Dinso pa rin. So okay lang to, walang problema to kahit pang Toyota. Importante 12 volts siya. So install mo. Yan. Wag mo na yan. Maya na yan. Baka ayaw pa umandar, mahiya tayo. Yan, so tapos na nating ma-install. Kita natin yan. Try natin paandarin, baka mapahiya tayo. Andar na kaya to? Hoy, sa tingin mo, andar na kaya to? Yan, so on muna natin yung ignition kung may makikita na ba tayo dito. Yun! Surprise! Umilaw na talaga, totoo nga. Ah, nandito pala yung check engine niya, nakalimutan ko. Yon, so kita natin yung sign ng glue plug. Umilaw na, tapos yung check engine. Ngayon, oh ayan, so kita mo na. Dapat umilaw yan. Kanina, nakita mo ba yan? Hindi. Hindi. Yan, paandarin natin kung andar na ba. Yeah. Oh, yeah. Yun. Mandar na. Sana. Oh. Pero nakatik engine siya. Siguro may problema to. Yung mga tinanggal mo na sensor. Nag-alarm siguro. Kailangan natin to ng scanner para ma-reset ang tik engine. Pero okay na. Umandar na dyan. Wala nang problema dito. Yan. So, nakita natin. Tayo natin ulit. Yun. Okay, start. Start. Yun. Kunin mo mamaya yung scanner para ma-reset natin yan. Wow! Maya na. Yun, so yun lang. Okay na. Yun. Patayin mo. Yun, so yun lang yung pinalitan natin, relay. At na-solve na yung problema natin. So yan lang guys, hanggang dito naman tayo kasi yung mga kasama ko dito yan laging nakaabang, gusto talaga nilang matuto yan.